Nandito ako, umiibig sa'yo, kahit na nagdurugo ang puso. Teka, eh, pare ah. Yan yung mga tinitira mo sa... Yan ang pangmalakasan mo sa karaoke. Oo, kasi alam mo naman, pagka biktima ng pag-ibig, no? Ayun naman tayo eh. Medyo nagpapapansin sa mga girls. Tsaka gustong-gusto ko yung mga kanta ni Ogi. Oo naman. Parang oo, laging naman. Ano, pare. Frustrated sa pag-ibig. Eh, magaling talaga yun si pare. Alam mo, napapansin ko ah. Oo. Second season na natin. Pero hindi pa natin nag-guess si Ogi Alcacil. Kala ko ba close kayo? Parang pinagdududahan mo. Small brothers, di ba? Parang, parang minamaliit mo ako. Parang hindi ko kayang imbitahin siya. Parang mahina tayo sa kanya. Si Anjo naman, inimbitahan ko na. Si Dennis, bakit? Hindi ka pa kontento doon. Eh, si Ogi. Ayun. Bagay, si Ogi yun. Iba Ogi yun. Ogi yun, Ogi Alcacil. Sige, papatunayan ko sa iyo na close kami. Sige, o. Parang ng telepono. Ayan. Napapansin ko, sinasagot nila yung tawag mo kahit na telepono ko, ha. Ayan. Face recognition. Yan. Hello? Pare! Regine! si pare? Ah, sige. Tamo, si Regine pa sumagot. Oo nga. Hindi, yung maid nila. Regine din. Ay, Regine pangalan. No? Pare! Eh, napapahiya ako dito kay Stanley Chi. Sabi, hindi raw kita kayang imbitahin. Ah, sige. Okay. Okay lang. Ano? Eh, susubukan daw niya. Busy. Kita mo naman talaga, oh. Kala ko ba? Parang nahina nga ako. Diba? Ang dami niyong pinagsamahan. Uy! Tuloy! Tuloy? Tuloy. Pre! Uy! Binis! Okay. Ita mo naman, ha? Idol! Ha? Hello, sir. Nanginginig pa ako na tumawag ka eh. I love you, pre. Pare, I love you. Sino to? Pare, mga matalik mong kaibigan. Jano Gibbs, Michael B. Yan nga! Sabi ko! Ito naman! Stanley Chi. Sup, Michael B. Hindi, Stanley. Pre, pare. Ayun. Pare, thank you. Alam kong sobrang busy ka with, ano ba, Showtime? Showtime, ASAP! ASAP, o. Alam na, pamilya. Pagsasalita ng panta. Tsaka mga concerts. Mm-hmm. Oh, eh, alam mo, marami tayong anak eh. Pero, ang galing kasi, ano eh, songwriter talaga kayo, tapos kumakanta pa. Oh. Ano. Paano ba kayo nagsimula sa pag-aartista? Ako? Mm. Ay, hindi, dahil dito yun eh. Kasi... Si Jano well, kasi... Well, indirectly. Oh. Ano ba yung Manila? Ayun yes. Ba walang movie mo? Yes. Okay. Eh, ano kami noon, love team kami ni Manilyn. Mm. And pumapasok na sa eksena si Bing. Mm. Eh may ilalabas kaming pelikula. Na-shelled muna. Yes. Dahil, yun nga, pumapasok sa eksena si Bing. Gusto nilang i-resume, ipapasok na si Ogie. Para may love triangle. Na. Ang ganda ng pelikula yun. Ang ganda, title? Ganda. Well, bago yung title. describe ko muna siya. Parang siya yung Star Wars na may pagka... ano ba? Parang Spielberg. Yan, oo. Kasi may malaking ano? Malaking produksyon ito eh, no? Ibon. May giant na ibon. Oo. Ang title lang, Feel the Feel. Ang ganda, di ba? Love Triangle kayo. Kanta ni Manny Lee. Yes! Alam mo, pare? Siyempre, maganda yung pelikula, di ba? Pero yung pinaka-highlight doon. Kasi siyempre, alam mo, mga pelikula ni Mother Lee noong araw, kalami kanta. Musical. Ito na ngayon ako. Di, kaming dalawa ni Manny Lee. Parang nagtatalo. Kanta siya ng Feel na Feel. Feel na Feel. Sagot naman ako, Miss, ang lakad mo ay sobrang bilis. Habang kumakanta kami, magkaawa kami ganyan. Ito na ngayon, may dumadating dito. Nasa may dalampasigan, may nakatayong ganyan. Sa may batuhan. Oo, may dalang mga... Singkamas. Nasa foreground na. Biglang pasok ng... Nandito ako. Palakpakan yung mga tao. Di ba? Ang taas na antas nung iba klase eh. Kalidad nung art. Parang award winning. Yes. Tapos ano,
bukod sa pag-aartista, nag-gag show pa kayo, no? And then you started sa sitcom, no? Mm-hmm. Yung comedy Inugal ba? Mo ba? Hindi, parang ano eh. Nung bata pa ako, napapanood ko na. Fan yan. Napapanood ko na kayo nung bata pa lang. Kung maalala ko lang yung sitcom nyo dati, Mana Mana, yung mga ganun. Sa ABS. Sa ABS, oo. Kasama ko si Kimpy. Oo. Pero ang malakas sa'yo, yung Tropang Trumpo, tsaka Bubblegum. Sa gag show. Oh, yung, alala mo ba yung gumanap ako yung bata ako? Si Angelina. Ayaya and Angelina. Si ginawa pang pelikula. Oo. Ginawa pang pelikula. Hindi ko makalimutan, Battle of the Brainless. Ah, yun naman eh, sa Tropang Trumpo. Sino umiisip nung gano'n? Si Direk Al. As Direk Al Tantay. Oh, director namin. Scriptwriter. From ano, songwriting, tapos napunta kayo sa comedy, ano yan, lahat ba ng artista noon, ng mga singer noon, pinagko-comedy nila? Gandang tanong yan. Hindi, kasi nung panahon namin, parang anything goes eh, di ba? Kung ano yung pwede ka, na hindi naman kailangan, di tulad ngayon, di ba? Very special. Tsaka sa itsura naman namin, paano mo naman kami gagawing... Talaga lang. Dami mo nga ano eh. Hindi. Dami mo nga friends eh. Sino yung mga friends mo? Mamaya, pag-uusapan natin yung friends mo. Sino yung mga friends niya na alam mong hindi na ibalita? Ayan. Lahat yata na. Parang nilalaglag mo ako, Stan. Hindi, alam mo mga komedyante, ano kasi, we are, we're fun to be with. Mm. And, we like to make the girls laugh. Mm. And then sing to them. Mm. Okay, sige. Sa batch natin, sa grupo natin, sino para sa iyo ang pinakababae, matinik sa chicks? Sa batch natin, ha? Batch natin, oh. Ikaw! Si Jan. Parang hindi kala mo alam iba yung opinion, eh. May kwenekwento si Jan, nung nag-guest si Dennis Padilla. Oo. Ako, yun ang sagot ko, eh. Dennis Padilla, sagot ko. Oh, wala. Wala si Dennis sa'yo. Mm. O, sige na. It's a tie. It's a tie. Pero naagawang ka nun, ha? Kaya nga, naunahan ka nun. Alam mo, sila kasi meron silang, may edge sila, eh. Oh, ano diba? Yung edge nila sa'yo? May pagka-bad boy na nakakatawa, ganun. Mm. Diba? Ako, nakakatawa, pero... Good boy. Parang harmless. Kabaito, ano? Friend mo na. Hi, friend. Tapos nakakumot na kami. Joke lang. Ganun ba style nyo? Hindi, joke lang. Ano eh, may edge kasi talaga yung medyo naughty. Naughty. Okay. Kwentuhan mo ako nung throwback na throwback, Kundirana. Yan! Yun. Sino ba mga kabatch mo? Ding-dong ba? Hindi ko na naalala. Ding-dong ba? Ding-dong. Si Rani. Rani Raimundo. Si Randy. Nauna. 1979 si Randy. Si Gary, 1982. Kami, 1985. Ano yung mga go-to songs ninyo noon sa Kundirana? Alam mo kasi sa Kundirana, halos lahat kinakanta namin eh. From novelty to pop. Nostalgia kami. Kaya kundirana eh. Anong voicing mo nun? Tenor ako. Oh, syempre. Tenor. Tapos syempre, meron din kami. Pinakamataas. Yes. Meron din kaming OPM medley. So, kinakanta namin yung mga kanta ni Sharon, nina Martin, nina Gary. Yan yung mga idol namin. Martin o Gary? Sino? Alam ko, kasama mo pareho. Sinong mas... idol mo dun sa dalawa? Oh my gosh! Hirap, ano? Mas una kong naging idol si Martin. Okay. So, totoo lang. Pero nung lubas yung Gary, sabi ko, iba rin to, Hindi, mahirap talaga. Mahirap kasi malayo sila. Magkaiba. Malayo ng feel at ng boses. At, Yeah. Para ano yan eh. Sabihin mo, LeBron or Jordan, di ba? Magkaiba sila eh. Mm-hmm. Okay. Napakaganda ng image nyo sa Dami showbiz. Dami ganda nung ano, di ba? Talk show to eh. Okay. Talk show Wala ka ba nakaaway sa showbiz?
Wala kang nakaalitan, nakatampuhan, ganun? Wala eh. Wala talaga? Manager niya. Wala. Wala akong naaalala. Mabait to eh. Oo nga. Parang ano. Masyado nga ang mabait to eh. Feeling ko dense ako eh. Hindi naman. Alam mo yung... Hindi naman. Ha? Hindi ko na mamalayan. Ay, na-insulto na pala ako. Hindi ko alam. Hindi, pero nagalit to me. Nakita kitang magalit me. Aside from yung kaaway mo eh. Isa manager mo. Hindi, na sa SOP. Yan, doon kami unang nagkasama nito. Ah, hindi, small brothers. Small brothers. SOP. Sa Broadway pa kami. Nahulugan ang ilaw to. Yes, malayo, ha? Yes. Putok. Galit ito. Aakyat. Aakyatin niya yung light man. At gugulpihin niya. Tinahiga nun, no? Tinahiga. Kasi ginatungan naman nung isang kasama namin, si Gabby Aigen. Sabi niya, kita ko, Gi, sinadya. Lunod talaga sa ulo. Sabi ko, ganun ba? Sino yun? Mga ano kayo eh, 90s comedians. Ano yung difference ng 90s comedians sa comedians ngayon? Ayan. Nakakasama mo ngayon na. Sila Vice, sila Bong. Yan ang mga bagong ano ngayon eh. Wow, hindi ko makuha yung difference. Siguro, kasi yung panahon namin, siyempre idol natin, Chiquito, Dolphy. Diba? Big Soto. Big Soto. So parang Joey. Nabahiran kami nung comedy nila. Na ganun. May influence kayo nila. Today, I think it's back to physical. Sobrang physical yung comedy rin nila, Vice. And then, dahil sanay sila sa stand-up, sa mga club, ganyan, andun yung may sarcasm. Mas diba? Matapang, ano? Mas parang matapang. Mas matapang ngayon yung mga... kasi tayo, yun nga, Dolphy, ano, eh, ano lang yan eh, acting, pa-cute lang, konting naughty. Sila mas matapang ngayon. Mas matapang. Do you inject yung mga political jokes? Hindi. Hindi ako... Ito. Ako lang. Dyan, Magaling siya. Mabait to eh. Pero very ano to. Pero, but you're very political. Yes, diba? Yes. I mean, Siyempre matanda na tayo. From Pinoy, di ba? From Pinoy. Tuleni. Yeah. Oo naman. Siyempre, kailangan nating mag-invest sa ganyan dahil yung future ng mga anak natin. Yung sabi ko nga lagi, matatanda na tayo, di ba? So, we look for who we believe will be the right. We're not always right, di ba? But at least you stand up for what you believe in. Mahalaga yun eh. We are, after all, a democracy. Kwentuhan mo naman kami kasi yung mga viewers namin, gustong malaman yung love story niya ni Regine. Yan. So, paano bang ano? Medyo, kasi syempre nagkakasama kayo sa SOP, 'di ba? Medyo mahirap ikwento 'yun. Yung ano lang, yung magis-gis lang. Yung magandang alam mo kasi si Regine, nagsimula yan sa telepono. Dahil lagi siyang ano siya, insomniac siya. Yun yung panahon na medyo yung marriage ko on the rocks. Tapos yung ex ko, laging nasa Australia. So we became very, very close. And then when my marriage fell apart, that was the natural progression. Naging kami. Is it safe to say mas hiyang si Michelle sa Australia? Hindi siya masyado ano dito? Naman. Ganun ba? Alam isa mo naman, ba yun sa mga... Maybe, pero alam mo naman na mahal na rin ang Pilipinas. Ang galing mag-Tagalog. Yes, actually, mas magaling pa siya mag-Tagalog kaysa kay Martin. Si Martin talaga yung napili. Yes. But diba? So back to the gene. Sige, sige. So, telepono muna. Telepono. Di syempre. Nasa SOP tayo nito. Yes. Okay. Yes. So, ayun. Na-realize ko... Hindi, meron nangyaring ganito, pare. Siguro, last stress na ng umaga, no? Sabi ko. Lagi ko siyang gino-joke. Eh. Sabi ko sa kanya, alam mo ba kung paano malalaman na ang lalaki binobola ka na? Sabi niya, paano? Pag nag-I love you sa'yo, bakit? Halimbawa, sabihin ng lalaki, I love you.
pag ganun pagkakasabi, alam mo, sex lang yun. Oh. Diba? Kapag nag-ganun sa mga, I love you. O, alam mo ba, hindi, hindi. Medyo may pagkaba din yun. Mm. Diba? Sabi niya, o, paano nalaman kung totoo? Mm. Siguro ganito, I love you. Tapos, katahimikan. Mm. Okay. Oh. Okay, that was awkward. Yung may crickets eh. So doon ko nalaman, weird yun ah, weird yun, weird yun. So I guess it started from there. Mm. Tapos ano, walang nakakaalam. Alam ba ni Jano yun? Hindi pa. Hindi ko pa alam. Inamin ko na lang siya, nasa Hawaii kami. Pero baka alam na rin niya. Pero sa Hawaii kami noon. Medyo na nababalitaan ko na. Pero yung formal na kinuwenta niya sa akin. Tapos sinabi ko na sa akin. Paano ka nanliligaw? No? Ikaw ba, paano, kahit hindi kay Regine, in general, paano ka ba manligaw? Ikaw ba ay maregalo? Hindi. Hindi ako ma-chocolate, hindi ako mabulaklak. Sulat? Kanta. Kanta? I have a song for you. Para ikaw lang. O hindi. Para ikaw lang. Ano mga, magbanggit tayo ng mga kanta. Tingnan natin kung may sinulat mo for. O ikaw na magsabi. Sige, oo. Hindi, meron kaming nilalaro. Meron kaming nilalaro dito. So, shooting kami. Sige, may kwento. May bahay. Yung bahay ng mga lalaki. May kwento na yata namin ni Dennis yan. Pero ba? Sige. Kwento kami, may bahay kami na puro kami lalaki. Tapos bahay ng mga babae sa kabila. At syempre, napack up kami. Sabi ko, mamaya mag-ano, visit. Puntahan natin yung mga girls. Sabi ko. Ako kay Mia Prats, sabi ko. Sinabi talaga. Sinabi mo okay talaga. Okay, araw pa naman. Yeah. Binata naman ako. No. Sa okay, Mia. Punta tayo sa girls. Ibang ano sila, ibang villa. Punta kami. Mm. May kanya-kanya. Ako, wala akong partner nun. Wala. Si Ruby Rodriguez ang partner ko eh. Sabi ni paring Jan, oh, kung bahala. So, ako ang tiga ganun ni. Kasi nga, mabait to eh. Ikaw yung wingman. Mabait to eh. Friendly, ganun. So, ako yung tiga ganyan. Sabi ko ngayon, true or consequence tayo eh. Hindi. Ngayon, naglaro tayo true or ganun ba? Oh. Tapos? So, natapat sa amin. Okay. Sige nga. Tapos sabi mo, oh! Sabi mo, oh! Since natapat. Sabi ko, alam mo, magaling gumawa ng kanta to. Pare, pwede mo bang gawa ng kantas? Gumawa ng kanta para kay Mia Prats on the spot. Sabi ko, oh, sige. Gawa ko kayo yung kamilya niya. Ito na naman ang puso ko. Ganda. Gumagana naman ako. Ganda. Oh, nice. Tagagatong eh. No? Tumitibok. Habang nangyayari yun, yung kaibigan namin, God bless his soul, ang yumaong si Patrick Guzman, naglumalangoy. Oo. Oh. Bulong-bulong, tila mayroong nadarama. Tigil-tigil pa ito, umiisip, nag-iisip. Ibig na yata sa'yo, simba. Ito na ngayon si Patrick. Maahon sa pool. Mahal kita. Wala. Nabuking gawa na yung kanta eh. Kasi lagi niya pinapatigan yung mga gawa. Oh, you wrote it already. Tapos yun, naging shota ni Dennis. So, biduking eh. No? Ay, sorry naman. Pero, speaking of yung mga ka-lab team o yung mga nalilink-link, no, meron bang yung mga hindi na balita na naging close kayo na friends? Ay, gusto mo ibulong ko sa'yo? Hindi ko alam kung nabalita yun. Balita ba yun? Si Foreigner, hindi. Hindi. Si older woman. Yes. Hindi yata. Hindi. Meron din, pero... No. Nakita mo, iba na. Bulong mo na sa kanya. Bulong mo sa akin. Yung older dalawa, woman parang nabalita yun. Baka hindi naman niya kilala. Kilala. Diba, tapa to eh. Malalaman niya. Ayun. Ah, nabalita. Chismoso to. Sino to? Yung older woman. Yung isa. Nabalita yung isa. Ito, bihira. Diba? Sabi nila, ako yung matinik, si Dennis. Bihira ito, pero matindi. Ang mga nagiging girlfriend. Ibang level. Ganun ba yun? Oo, ibang level yun. Miss, ano eh.
Ay, oh, Miss Ganyan eh. Ah. Miss Ganyan. Side from Michelle, ha? Ah, talaga? Miss, ano. Alam mo, may tatanong ako dun sa, ano, dun sa Miss na Ganyan, no? Kasi, di ba dati, nag-interview ka ng Miss Universe dati, no? Mabait ba si Miss Belgium? Batang 90s ang makakaalam nito. Bakit? Hindi. Hindi? Hindi mo malapitan. Ah, si Miss Belgium. Although may picture ako sa kanya. Oo. Pero hindi mo maganyan. Hindi. Crowd favorite siya nun eh, di ba? Ah, maganda kasi. Ang ganda, oo. Teka, balikan lang natin. Paano nga yung kay Michelle? Kumanta ka, tapos... Kumanta ka ba? Paano ko siya na, ano? Oo. Naligawan. Parang nasa bus na siya, tinakbo mo? Parang yun? Hindi. Magkatabi kami sa bus. Nag-ano ka, di ba? Yung, anong labas mo? May character ako. May character ka. Si Manolo. Si Manolo. Tapos eh... Nasa league kasi, alphabetical order eh. So, A, Australia. Tapos, actually, naalala ko noon, Philippines. Basta doon ako nakaupo. May ipis. Tinapakan niya. Sabi niya, why did you do? Sabi ko, why did you do that? Sabi ko, what? Sabi niya, why? That's sacred to us Filipinos. Sabi niya. Oh my gosh, I'm so sorry. Of course, nag-joke ka. Yan, naging friend ko na siya. Di ba, mga style, ha? Iba ang style nito. Cute siya, cute. Pero ito, nakakatawa. Kami ni Regine, may EP story din. Iba yun. Baliktad. Hindi ko alam kung alam mo to. Baliktad yun, di ba? Tama ba? Yes. Noong araw kasi, nag-date na kami noon, noong araw pa. So, kinaalam ko pa kay Mang Jerry. Mabang pizza place yun. May ipis. Ako naman, tapos binatay niya ng kamay. Kamay. Talagang kuboy eh. Talagang binalo niya lang eh. Kuboy yun eh. Kuboy yun. So, may ano kami sa ipis. Simula na nililigawan mo. Gaano katagal na kayong kasal? 13 years. Bilis ano? Diba? Bilis. Ano ang mga na-discover mo sa kanya, na-discover niya sa'yo, sa isa't isa, na hindi mo akalain nung nililigawan mo pa siya? Una, pag matulog siya, nakatikwatro. Okay. May mga ganun. Tapos, alam mo, tulog siya. Kung papatutug ako ng song na may beat, sumasayaw siya habang ano ba ba? Si Regine sobrang sweet nun, di ba? Tsaka sobrang mabait. Pareho kaming mabait eh. Oo. So, hindi. Parehong walang nakakaaway yan. Bahira kaming mag-aaway. Kung mag-aaway. Pero iba rin mag-aalit. Ganun? Patakot. Mapatul ba siya sa mga... Mapatul ba kayo sa mga haters nyo? Kung meron man. Nagselos na? Nagselos na ba? Isang beses lang. Tsaka simple lang naman magselos yun eh. Kasi di pa kami mag-asawa noon eh. Tumawag yung isang friend. Eh nakita syempre yung Dane. Sabi niya, tama na yan. Ganun lang! Ganun lang, ano? Tama na yun, ha? Oo, tama na to. Pwede bang malaman kung sino yung friend na yun? Huwag na. Ibulong nyo sa akin. Ano yung nakakatakot? Siya? Sabi mo, iba rin pag nagalit. Kasi di ba tayo mga lalaki, para minsan inuunahan natin eh. Tayo yung galit, kahit tayo may kasalanan. Tama. Bakit ba? Whatever. Ganon? Magliligpit yun. Babalot? Pero noon pa yun. Di pa kami mag-asawa. Pag binibisita niya ako, so, nagkikita kami sa bahay. Ganun. Isa sa mga nakakatuwa na paano mo na gawa yun na maganda yung samahan ninyo at ng pamilya ni Michelle ngayon? Magandang tanong. At si Leila, nahirapan ba nung una with Regine? And, no? Ano yan bro eh? Mahabang adjustment ba? Ganito kasi yan. So, nung si Michelle... Blended family. Yeah, eventually, nung si Michelle, nagkaroon na lang boyfriend. Sabi niya sa akin,
Mabuti pa papuntahin mo na dito si Regine sa Australia. Yeah. Magkita-kita na tayo. Sabi ni? Ni Michelle. Ni Michelle. Oh, okay. Ko, ah, sigurado ka dyan. Sabi niya, oo. Oh, so, punta kami. Siyempre, unang beses sila magkikita. Eh, diba? So, ako talaga, my gosh, ano kaya mangyayari? I'm sure. Ikaw. Bawis kilikili yun. Di ba? So, finally, eh, nauna akong dumating doon sa Australia. Okay. Tapos dumating si Regine. And then, pagdating ni Regine, may welcome namin siya. Itong si Regine, una-una sinabi, I'm so sorry. Sabi nung Michelle, no. Your family. Ganun. Yan. Si Owit, iyak ka. Tumakbo ako malayo. Mm. No! Tapos yung mga anak ko noon, naliliit pa na, hey, Ari Regine! So yun na. From then on, that was siguro 2005. Ayun, naging... So, si Layla, lately, sa inyo na. Dito sa Pilipinas? Ah, sa Pilipinas. Yes, dito na siya. So, may adjustment ba sila ni Regine? Actually, alam mo kung sino may adjustment? Kaming dalawa. Ah, okay. Kaming dalawa. Dahil? Well, although lagi akong nasa Australia, at, you know, for the special occasions, hindi rin siya lumaki sa akin eh. Gets mo? So, ang dami kong hindi alam sa kanya. So, nung tumitira na siya dito, when she started living here, dami kaming adjustment together. Strict ka ba bilang tatay? Yes, na mali. Na parang... Eh, syempre, laki dun yun. Hindi lang yun. Iba ang culture. Oh. Yes, at malaki na siya. Oh, sa bagay. Oh. So, madalas sinatawagan ko si Michelle, paano ba ito? Hindi ko... Mm-mm. So, yun, nagkaroon kami ng adjustment period. But ngayon, okay na. Naiintindihan ko na kung saan siya nagagaling. Nasa news na kinuha ng mga news yung ano eh, parang lately kumuha na siya ng nagsarili na sila. Ang mga nasa news, parang hindi ayaw mo. Oo. Ano bang sinabi ko kasi sa kanila 'yon. Sabi ko, di nyo man lang sinabi sa akin, di ba, bilang tatay, paano ba naman yung ipaalam nyo kung anong mangyari. Eh, yun, ganun pa man, eh, gagawin at gagawin din naman talaga nila eh, kung anong gusto nilang gawin, di ba? At sila ay nasa edad na nakakapag-desisyon na sila. So, sabi ko sa kanila, okay. Basta't alam nyo na ayoko, di ba? Naiintindihan nyo yun. At, you know, so we agree to disagree and then we compromise. Ano ba ang gusto mo sana? Oo. Kasal muna. Eh, syempre, diba? Pinoy na, syempre, ano, traditional Pinoy na, ano. Although, di ko rin naman ginawa yan. pare, medyo mabigat yung mga, mabigat yung mga pinag-uusapan. Meron kaming, El Jefe na napakasarap, pare. May na-promise ko sa'yo. Baka gusto mo, Liga, tirahin natin. Tikman mo. Kung ano, eh, magbaong ka na lang. Ibigyan ka namin ng fried chicken. Sarap niya. Oo, eh. Si Jano, paborito niyang fried chicken niyan. Ano gusto mo? Yung ano, mushroom. Ito. Yeah, habang kinukuha kanista ng pagkain. Pag-usapan natin yung mga kanta mo, pare. Yan. Yeah. How do you write your songs? Na ano, may ano ang process? Ano yan eh, kanya-kanya tayo. Ako, title muna. Or iba-iba eh. Minsan, title muna ako. Minsan, nakaisip ako ng first line. Ikaw, may ano ka ba? Story muna? O? Iba-iba rin eh. Minsan, pero kung pagbabasihan mo yung mga kanta ko nung 2000s hanggang siguro 2010, puro experience ko. Bakit ngayon ka lang? Kung mawawala bakit ka. Ngayon ka lang is... Manilin ba to? Manilin. Hindi. Kayo lang ang kumanta. Sino-sino? Para kanino yung bakit ngayon ka lang? Hindi ko pwede sabihin eh. Pero sample naman ang bakit ngayon ka lang. Bakit ngayon ka lang? Ayan. Bakit ngayon kung kailan ang aking puso'y mayroon ng laman? Sana'y nalaman ko na darating ka sa buhay ko. Di sana'y
Naghintay ako. Ikaw sana. Wag na, wag na. Mataas eh. Ikaw na. Nakay na. Ikaw sana. Oh. Ang ikaw aking sana. Yakap-yaka. Ang aking yakap-yaka. Ang iyong kamalagi. Ang aking hawa. At hindi kanya. At hindi kanya. At hindi kanya. Bakit ngayon? Bakit ngayon ka lang? Dumating sa buhay. Yeah, ganda. Ganda nun. Siya sumulat nun? Ikaw sumulat nun? Siya sumulat nun. Actually, kasi meron ka, yung mga una mo, hindi ikaw ang sumulat. Nandito ako, was not yours. No, Aaron Paul. Oh. Aaron Paul. Kung bakit ngayon ka lang, kami yung dalawa ni Aaron Paul. Ah, okay. Oh, kayong dalawa na. Ganda, ganda. Yan ang ano? Yan ang go to, I think. Bidjoke. I think that's the most popular duet na... Talaga ba? Oo eh. Nagsimula to me, yan. Ha, ako eh. Pag, ba, may sa shows ko, may pinaakit akong bakit ano. Bakit ngayon ka lang? Anong alam mong ano? Bakit ngayon ka lang? Yan ang ano eh. Di ba magkasuyo? Hindi, ma. Hindi, pag mas ano, medyo oldie-oldie yung sa ano. Di ba? Kasi Rico Puno and ano, tapos ni mas love song dyan, kasi yung ano. Oh. Oh. So anyway, process. Oh. Sabi mo emotion. Yeah. So paano kung wala kang hindi ka naman in love o hindi ka naman malungkot? Mag-iimbento ngayon ako. Gagawa ka na. Okay, may napanood akong pelikula. Yan. Mm. Naalala ko noon yung Spider-Man. Mm. Si ano, part 1. Si ano. Sabi niya kay sa babae. Yan ang pinapanood ni BBM nung parang nung Ant-Man. Ant-Man. Ant-Man yun. Nga pala. Sabi niya. Ant-Man pala. You know, when I see MJ, it's like I feel nervous and I'm happy at the same time. Parang nga. Mm-hmm. So, nung ginawa ko yung pangarap kong ibigin ka. Tuwing ikaw ay nariyan, sabay kong nadarama ang kaba. At ligaya, yun eh. Ganda. Ang iyong tinig. Tapos sabi niya ba, it's as if I'm there and I can't hear what she's saying. Ang iyong tinig, wari ko'y di marinig. Pagkat namamangha, pagkausap ka. So, although I was feeling that, pinagbasihan ko naman sa pelikula. Ganda. Pangarap ko ay ibigin ka. At sa habang panahon, ikaw ay makasama. Ikaw na lang ang siyang kulang sa buhay kong ito. Pangarap ko, ang ibigin ka. Galing, para manood ng ano, ng live na SOP. Yung sobrang okay pare. But live naman talaga yung SOP. Hindi, yung kaharap ko kayo. Ah, yun. Sa TV dati ako nanonood. Ang alam mo, nami-miss ko sa amin, yung OJ. Oo nga. Sobrang OJ pare. Dapat pala nag-OJ. Oo nga. Dapat mag-ready tayo. May mga favorite ba na OJ? Madami. Madami. Well, mayroon isa kaming OJ na lagi naming, medyo madalas namin kinakanta sa mga concerts. Yung buhay mo. Yung buhay namin. Yan, gustong-gusto ko yun. Sample naman. Hindi na namin maalala. Medyo mahirap na. Cute siya kasi may visuals. Andun yung... Siya sumusulat nila. Gaya ka galing yan. Oo, galing nga eh. Pero anong mas gusto mong maging? Galing nga eh. Anong mas gusto nyong maging? Maging songwriter o maging singer? Oh. Yan. Kung papipiliin ka, isa kayo, lang. Kasi may mga tao nire-revive yung mga kanta nyo. Or you write songs for other artists, di ba? Mahirap sabihin, magkaiba kasi yun eh. Papiliin ka lang, isa lang. Songwriter siguro. Sa bagay. Kasi ang dami, well, ano ba yun? Dami kasi talagang magaling na singer, di ba? Ang dami. Dami, madami. Pero yung songwriter, madami nga magaling, pero kukunti lang tayo. Oo. Parang you have to really choose to do it eh. I may be wrong, but yun ang opinion ko. Not everyone can write. Mm. Yeah, and write in a musical way, you know, to... Diba, merong iba, poem lang. To blend lahat ng ideas mo. Pag isisiksik mo sa 3 minuto, mahirap yun eh.
hirap gawin yun eh. Yung constant editing and... Meron kang... Kasi halos lahat ng kanta mo, hits. Meron ka bang hindi nag-hit na gustong-gusto mo? Oh, that's a great question. Isa ba yung kasalanan? Hindi ako sumulat nun. Ano yan? Ang buhayin ka. Tsaka, pagkat kasalanan, ang buhayin ka. Tsaka yung ano, kahit 5, di ko babayaran ng buhay. Paano yan? Kahit 5, di ko babayaran ng buhay mo. So ano yung mga sa mga action movies? Si Snafu Rigor yun. Anong pelikula yan? Yun, kahit 5, di ko babayaran ng buhay. Yung isa, yung kasalanan ng buhayin ka. Oh. Si Justoni Alarcon yata yun. Ngayon, alala ko ano, Noel Guico 16. Oh! Di ba ikaw kumanta doon? Oh, yeah. Di ba? Ano nga ang title nun? Noel Guico 16, 40 anos ka sa Muntinlupa, something ganun. Grabe to. Naalala ko yung high school ba mo eh, di ba? Maganda yan. Di ba? Minor yun. Si ano sumulat niya? Si Bondel Rosario. Ganda rin yun. Singer din pala ako ng mga ganong team. Tapos meron ko pa mga dance move ng Dito sa Puso ko. Pwede ba ituro sa amin yun? Oo ba? Smoke? Talaga ba? Ayan. Mga dance moves kayo nun eh. Tataas niyo ba yung ano? Ayan. Medyo mahirap ha. So, para masayaw natin sa TikTok. Dito. Hindi, wag na yan. Ano? Yung bago. Yung bagong, yung sa TikTok mo. Yun nga. Ito ba yan? Dito. Sorry ha. Cross yan. Muna. Ayan. Pak. Dito. Yan. Pero turo. Dito. Ayan. Dito sa puso ko. Ayan. Dito. Ito ang turo. Cross. Ito. Ayan. Dito sa puso ko. Ayan. Tapos ito. Pag-ibig ko'y. Pag-ibig ko'y. Hindi na maglalaw. yun lang tayo. Dito sa puso ko. Turo! Pag-ibig ko'y. Hindi na maglalaho. Yun. Galing. Ganda. Oo. Sino gumawa niyan? Sino nagturo sa Sibong? Pinagtsatsagaan niya. Yung remix, sino gumawa? Si DJ MOD. MOD. Magaling talaga yun. Ang cute dun, yung original vocals ko from 30 kinuha years niya? Ago. Nakuha niyo? Kinuha niya. Yung sinample master, niya. Master. Nakuha niyo. Kailangan. Hindi, sa CD lang yata niya kinuha. Sineparate na lang yan. Galing. Galing, ha? Katuwa. Pagka magkasama kayo sa concert, tulad nung Small Brothers, ano yung go-to song ninyong dalawa palagi? Meron kaming... James Ingram, man? Hindi. Meron kang... Kinakanta natin. Meron siyang sinulat for me. Kanta. Tapos, pag nagsushow kami, kinakanta na. Ito na naman. Nakatapak sa daan. Naghihintay ng jeep. Patungo ay di alam. Taas yata. Kung bakit ba ang nais mo ay di ko pinagbigyan. Alam mo to? Di sana ay kasama ka pa sa daan. Sana'y magkasabay sa paglakbay. Sana. Landas mo at landas ko'y di na nagkahiwalay. Isa lang ang ating daan, isa rin ang patutunguhan. Kapag ang puso ang siyang pinagbigyan. Yun. Gawa niya yun para sa akin. Actually, hindi ko alam kung sino nagsulat noon para sino nag-original kasi napakinggan ko sa CD mo napakinggan ko rin sa CD niya yan. Ito pala maganda ikwento. Hindi yan ang unang sinulat niya para sa akin. Ang unang sinulat mo sa akin yung ikaw, mabilis pagkat ikaw
Ikaw lamang ang bumihay. Yan. Ito ngayon. Ito ngayon kwento na. Yan. Gawa niya for me. Hindi pa kami magkakilala noon. Paano mo napunta sa akin yun? In the first place. Hiningi sa akin ng management mo. Prime line. Yeah. Sabi niya, gawa mo naman si Jano ng kanta. Sabi ko, so nag-submit ako. Okay, eto na ngayon. Recording na. So ako yun nasa mic. Nandun siya sa salamin, sa booth. Kasi kanta niya yun, di ba? Ito na ngayon. So kanta ko. Pagkat ikaw lamang. Bubuton ngayon to. Ano ba ang sinasabi mo? Mali po yung kinakanta mo. Oo, yeah, kasi syempre, senior ako sa kanya. So, nauuna po kayo. Ganyan. Eh ako ngayon, syempre, di ba? Parang hindi ko naman siya ka-close pa eh. Tipati ko eh. Sabi ko, ikaw na kaya dito? Ikaw na kumanta nito. Pumasok pa yata. Pumasok siya. Demo dense ako, hindi ko alam na asar na pala siya. May halong ano din naman yun sa akin. Sarcasm din naman yun. Ikaw na kaya dito? Ikaw na kumanta. Yeah. Yun yung one of our first meeting namin. Encounters namin. Tapos, alam mo ba, dinala niya ako sa ano, no, huwag mong kwento yun. Hindi. Okay to. Safe to. Sabi. Safe ba to? Sabi, halika, punta huwag yung sa masaihan. Yun. Taka sa set. Set yan. Set nyo ng TV show nyo. Na-over the backhoe? Hindi. Ngayon ni Regine Bing. Regine? Sa ABS. Bagong-bago pa. ABS. May TV show sila. Tin Pan Alley? Yes. Napunta mo ako rin eh. Okay. Hindi ko natatandaan. Ano yung punta naman ako? Ano naman? Bagong-bago pa channel ko noon. Hindi pa yata ABS-CBN naman. Oh yes, ABS. And then, basta lagi niya ako pinapapunta sa mga taping niya. Ganyan. Tapos, simple lang ang buhay noon eh. Pag sabi, punta ka dito eh, wala naman traffic. Gumigimik talaga kayo noon. After, hintayin ko siya. Oo. Meron pa kami noon, malaking barkada kami. Kasi, saan kami nagpupunta minsan? Couples. mga tatlo, apat na couples tayo. Tapos nagkaroon ng face, golf naman kami. Golf kami. Masama ako dito. Mag-golf. Pero nagko-collect ka rin ng toys. Yeah. Yan! Maganda pag-usapan to. Di ba? Talagang puro Voltes 5 lang. Wala ka bang sinabi kay Bitoy? Oo. Parang ibang... Magkaiba eh. Parang mas marami siya eh. Medyo lang. Dumami ulit yun. Talaga? Ganda yan, ha? Paano ba? So, ang kinokollect ko, yung mga nawala ko nung kabataan ko. Yun. So, halimbawa, yung mga Voltes 5. Tapos yung mga Star Wars na medyo mahirap hanapin. Yun, vintage. Yung vintage. So, yun yung mga kinokollect ko. Hindi ako nagkocollect nung hindi ko kilala or hindi ko alam. Ikaw ba yung tipo ng collector na binubuksan mo sa box o nakatago lang sa box na hindi mo ginagalaw? Merong hindi. Meron ding binubuksan. So, halimbawa, yung... Mas mahal yun pag hindi binuksan. Ano? Yes. Ang value na. Mint condition ang tawag nila dun eh. Parang collector na out-of-the-box collector. Yung mga tawag na meron back-in-box. Merong mga ganun. Ano ang pinakamahal mong ano? Hindi, wag na natin na yung presyo, pero ano yung pinakamahal na... Meron akong 1977 na R2-D2 na 3.5 inch. Yung maliit. Dalawa noon meron ako. Mahal yun? Medge. Kahit maliit? Yes, mas mahal. Kasi, yung original. Yung mga siguro $10,000 yun. Meron din ako yung Voltes 5 na yung original din, na medyo mint condition. Tapos meron akong Star Wars na comic book, number one. Alam mo siya nabihisa? Number one? Okay. Alam mo siya nabihisa? Sino? Si Andrew E. wala kayo doon. Eh. Oh, wala. Si Andrew E. Bakla, si mga koleksyon nun, yung mga comics. Iba yun. Tsaka ngayon, kada biyahe niya, iba yun. Bibili ng... Iba yung Andrew. Sana magkaroon ng part 2 itong guesting nyo sa amin dito. Alam nyo naman,
medyo bitin eh. Pero Oo nga. Pare, tapos meron kang, na ba tayo? Oo eh, tapos na eh. Meron kang ano, meron kang mga upcoming may kanta ano sila Eddie Wow at si Eddie Wow Christmas and the Wawets. Yes, ang pangalan ng kung di mo kilala si Eddie Wow, yun eh, kay Mina Manage ko na artista yun. Si Eddie Wow and the Wawets. Meron po siyang kanta yung Tot Ganong Christmas. Ayun yung bago niyang single, Eddie Wow and the Wawets. Parang sa konting thought gano'n. I thought you were the one. Bakit ito tinatanong? Si Eddie Wow yun eh. I thought you were the one. I thought you were the one who will love me. Love me. I cannot understand why you left me. You left me. Ooh, I still believe in paradise because I saw it in your eyes. The Noche Buena won't be the same no more, and the puro boom boom in my heart is gone. Ganda. Ganda. I thought you were the one. Totot ga. Hindi ako yun, si Eddie Wow. Oh, Eddie Wow. Any ano araw ba to? Meron pa bang Friday? Friday. Anong date? Wala, hindi pa namin alam. Pero, men's room, Friday 9 p.m. sa One News. Palagi yan. Sakaling di pa umi-air. Well, December 2, meron akong concert with Nina. With? Nina. Nina? Yes. Kombinasyon. Sa ano yan? Sa Samsung Performing Arts Theater. It's called Yule Stars. It's a Christmas concert. Ano yan? Yule Stars. Yule Stars. Tatlong araw yun eh. Yung unang araw, sina Jo Marie Chan. Mm-hmm. Iba-ibang kombinasyon. Yes. Kasama niya yung si Joey G yata. Ay, hindi. Joey G is the second day. Hindi ko alam kung sino kasama niya. Basta ako si Nina. Tapos katatapos mo lang nung kailan lang yung Ogi-Oki. Congratulations. Yeah, thank you very much. Thank you very much. Okay. Pare, maraming salamat. Ano ba? Alam kong sobrang, hindi, kahit na close tayo, alam kong sobrang busy mo. Pero I appreciate your mahal time. Ito. Salamat, salamat. Siguro after a few years, mamahalin din kita. Si Bitoy. Mahal mo rin niya si Bitoy. ILB! Meron tayong cake. Galing sa Kink Cakes. Kink Cakes. Regalo nila sa amin. Salamat ha, yan. Sa inyo to ha. Mm. Mabigat ha. Bato-bato. Oo. Ayan ha. May gimmick to. Ito may gimmick. Sabay natin bubuksan. One, two. Dahil Kink Cakes. Oo, Kink. Ayun, oh. Naka-shorts kami. Diba? Akala ko labas. Akala ko labas yun. Oh. Ano eh. Ayan. Si Yogi pa pinahal. Alam niyo naman. Well, thank you. Dito sa One News. Tuwing Biyernes, alas 9 ng gabi. Ayan. Thank you for joining us. We'll see you next week, mga kaibigan. Thank you. Ingat po kayo. God bless. Thank you. Yan po. Ogi Alcacid. In the house. Stanley Chick. Jaro Gibbs. Fans room. Sup? Pagkat kasalanan. Huwag yun. Ang buhayin ka. Ikaw ba? Ano bang favorite song? Dito sa puso ko. Ayan. Talaga ba? Oo, yan talaga. Dati nung pinapakanta kami sa school,